Hello guys! Sa video pong ito, ituturuan ko kayo na gumawa ng kwek-kwek na ang gamit itong itlog ng manok. Yung ordinaryong nabibili natin sa mga sari-sari. Ito kasi ang benta ko ay 7 pesos. Pero ang puhunan niya ay 6 pesos lang. Ito po ay 8 pieces. Pero mamaya po malalaman natin kung ilan ang magagamit nating itlog. Tapos kailangan din natin ng 1 and 1 half cup ng harina. Tapos, kalahating cup ng cornstarch. Ito po ang nagagawa nito para lumutong yung ating kwek-kwek. Para pag kinagat siya, malutong siya. Ito naman ay 1 and 1 half ng tubig. Tapos, salt. Itong asin ay 3 1/4 teaspoon ang nilagay ko. Tapos, food color na kulay orange. Seasoning po, optional lang po. Pwede nyo pong hindi lagyan, pwede nyo pong lagyan. Para dagdag sarap din po kung gusto nyong pambenta ang inyong kwek-kwek. At saka ito pong 1 tablespoon ng baking powder. Yan po. Umpisa na natin. Madali lang pong gawin ito. Basta meron kayo ng mga ingredients na ganyan. Ang una po natin gagawin ay isa lang natin itong ating itlog. Lalagain natin to. Hanggang yung ordinaryong paglalaga lang natin. Hanggang maluto siya. Ayan. At habang inaantay po natin maluto yung ating itlog na nilalaga, ito muna po ang gagawin natin. Pagsamasamahin natin yung mga dry ingredients. Itong 1 and 1 half cup ng harina at saka itong 1 half cup ng cornstarch. Sama nyo na rin po yung asin at saka yung food color. Ilagay nyo na rin yung baking powder. Ito pong harina, naasala ko na po ito para hindi po siya mamaya buo-buo. Pero pwede nyo pa rin siyang salain para lang mas pino ang ating butter mamaya. Sama na rin natin yung seasoning. Ito po ay optional lang. Pwede kayong hindi gumamit nito kasi merong ayaw gumamit ng mga seasoning. Pagkahalo natin yan, isama na natin yung tubig. Magluto. Pagsamasamahin lang natin lahat ng ingredients natin sa sauce. Pwede natin pong lagyan ng ketchup. Kung gusto niyo ng ketchup, kaunti lang. Paminta. At saka sugar. Optional din na pwede nyo lagyan ng seasoning para mas masarap. Haluin nyo muna ng gusto. Bago natin bubuksan yung apoy. Ayan guys, may apoy na siya.
Halo na natin yan. Haluin lang natin ang haluin. Hanggang sa lumapot yung ating sauce. Ayan po, unti-unti nang nagbabrown yung ating sauce. Alagaan lang natin ng halo. Alalay lang din ang apoy kasi masusunog yung ating cornstarch. Hinaan ko na po yung apoy ko. Ayan po, luto na yung sauce natin. Tikman natin kung okay na yung lasa niya. Pwede kayo mag-adjust ng inyong ingredients, depende sa inyong panglasa. Pero itong ginawa ko, okay na sa akin. Papatay na natin yung apoy. Ayan guys, luto na yung ating sauce. Okay na po siya. Ang gagawin natin ay ito namang itlog. Itong itlog ay babalata natin. Tapos po, gagawin natin dito, hahatiin natin siya sa 8. Dapat pare-parehas po yung kanyang sukat ng paghihiwa. Pwede nyo rin pagpantay-pantay na lang. Hatiin nyo sa gitna. Tapos, hatiin nyo dito sa gitna. Yan. Ganyan. Tapos, kaya natin dito inilagay. Kaya natin dito inilagay itong ating butter. Para mamaya, pag nagluluto tayo, madali na lang nating masasandok yung ating ano itlog na nilaga. Kuha kayo nitong itlog. Lalagay nyo lang siya dyan. Spread mo lang yung itlog dyan. Medyo napalit itong isa. Sasama na lang natin dito. Paghiwa-hiwalayin ninyo sa lagayan yung itlog. Para pag sinandok ninyo, hindi mapapasama yung katabi niyang itlog. Kasi mamaya lulubog yan pag naghalo tayo na naghalo diyan pag kumuha tayo ng itlog. Ganyan lang muna, wag nating, dapat hindi siya dikit-dikit. Ganun lang ang gagawin nyo sa lahat ng itlog para dire-diretso yung pagluluto natin. Hihiwain ko muna tapos dito ko lang muna ilalagay sa sangkalan. Para mamaya, basta ko na lang ilalagay doon sa butter. Crack, pwede nyo rin gawin ganito. Kwek-kwek. Basta mahina lang yung apoy, as in mahinang-mahina. Matagal nun siyang maluluto, pero hindi lalabas yung laman ng itlog sa shell niya. Piliin nyo yung malalaking itlog para malalaki ang kalabasan ng inyong kwek-kwek. Dito guys, meron talagang makakakuha ng walang pula. Okay lang yun. At least masarap naman yung timpla ng butter nyo at ng sauce nyo. Hindi na nila mapapansin na walang pula yung nakuha nila. Ito ay ibebenta natin sa halagang 2 pesos lang. Ang benta ko talaga nito sa amin. Dito, pag nagluluto ako nito, ay 2 pesos lang. Patok na patok sa mga bata. Lahat po, kahit sino, patok na patok sa kanila. Maglagay tayo ng mantika. Dapat yung mantika natin ay lubog na lubog yung gagawin natin kwek-kwek para maganda yung pagkabilog. Ngayon guys, kailangan natin ng ganitong pangtakal yung malandas ito, yung madulas. 1 tablespoon at saka isang kutsara. Kasi kung hindi madulas to, hindi natin ma-scrape yung ating kutsara doon. Mahirapan tayo. May matitira ditong butter sa ating tablespoon. Kaya kailangan yung malandas na plastic ang inyong gagamitin. Antayin lang natin uminit yung mantika. Ihandaan nyo na rin po yung lalagyanan natin na ganito screen at saka itong may butas-butas na sandok. Yan. Para mamaya basta na lang natin sasalukin pag luto na siya. Ngayon guys, mainit na ang ating mantika. Ang gagawin natin ganito. Sasalukin natin itong butter, ganyan. Dapat meron siyang butter sa ilalim tapos may butter siya sa ibabaw para ma-coat yung itlog at hindi lumabas. Ganyan. Tapos ilalagay na natin dito sa mantika. Yan. Paulit-ulit lang guys ng ganun. Coat nyo lang, tapos punuin nyo yung inyong tablespoon. Pag may labis, tanggalin nyo, tapos ilagay nyo dito. Madali lang po ito. Basta yan, ganyan, i-coat nyo, tapos lagay sa tablespoon, tapos scrape nyo, tapos ilagay dito. Huwag nyo pong pagdikit-dikitin sa ano ha, sa kawali, para hindi kumapit yung ano, yung mga, yung harina. Yan. Ingat lang po kayo, kasi minsan pag malakas ang apoy, pumuputok siya, sumasabog. Kaya pag ganyan maano na, ay hinaan na natin yung apoy. Ang kailangan lang natin ay makuha yung temperature ng mantika.
Ayan. Punuin natin yung kawali kasi sayang yung init. Yung ilalim, guys, pag may nasasabit sa ilalim, tanggalin nyo kasi pumapatak siya. Ganyan. Pumapatak siya sa mantika. Nagiging, ano, butil-butil doon sa mantika. Masusunog siya doon sa mantika. Ngayon, habang nakasalang yan, yung inyong hiniwang itlog, ilalagay nyo na ulit dito. Guys, pwede nyo itong itry sa inyo. Pwedeng pang merienda at pwede rin pang tinda. Malakas to kasi ang usual in kwek-kwek ay ano, 3 pesos pag pugo ang gamit. Kasi mahal ang pugo. Ito, ano to, affordable lang. Kayang bilhin natin kahit saan. Hindi na natin kailangan maghanap ng itlog ng pugo para lang makagawa ng kwek-kwek. Dito, parang naglalaro sila kasi pahulaan sila kung alin na may pula at wala. Pero hindi naman sila magre-reklamo kasi nga, 2 pesos lang ang benta mo. Tapos, malaki pa ang tubo mo. Kasi sa isang itlog na 7 pesos, pagpalagay na 7 pesos, or 6 pesos, pag tray, isang tray ang bibilin mo, 8 na ang magagawa mo doon. Ayan, naubos ko yung isang itlog sa isang lagayan. Tapos, i-assemble mo na ulit dito yung mga hiniwa mong itlog. Ayan po, luto na siya. Siguraduhin nyo lang maluto ng husto kasi minsan yung loob niya, hilaw pa yung harina. Kaya dapat lutong-luto siya. Mararamdaman mo siyang luto na kasi malutong na siya. Oh. Pag inanom mo siya, crunchy na siya. Ahunin na natin. Ayan guys, tapos ko nang lutuin yung ating kwek-kwek. Naka 47 pieces ako. Kasi sa isang itlog, ang napapalabas ko ay 16 pieces pag hiniwa-hiwa. Tapos ibibenta ko siya ng 2. Mas malaki ang tubo kaysa doon sa itlog ng pugo. Doon po sa 8 kong nilagang itlog, 3 lang po ang nagamit sa ginawa kong butter. Kaya kung susundin nyo po yung recipe ko na ganung ingredient, i-times 3 nyo po para makasapat o times 2 yung ingredients ng butter para po magamit nyo lahat ng itlog. Pero ito po, 3 itlog lang ang nagamit ko. At saka yung sauce po natin, sadya po siyang malabnaw pag mainit pa habang niluluto. Lalapot lang yan pag lumamig na. Yung texture na ganito, okay na to. Didikit na to doon sa ating kwek-kwek. Pangit kasi pag sobrang labnaw, hindi siya didikit sa kwek-kwek. Hindi malalasahan ang kumakain yung sauce natin. Dito, okay na yan. Mas masarap po itong kainin pag mainit pa. Kaya habang mainit pa ay ibenta na natin. O kaya every time na may order, saka lang kayo magluluto. Pero kasi ito sa akin mabenta, niluluto ko pa lang, ubos na siya. Ibig sabihin, niluluto ko pa lang, marami nang nagpapareserve. Minsan ako na lang ang susuko kasi medyo mainit din kasi magluto. Ayan. Salamat po sa inyong panonood. Sana po nagustuhan nyo ang recipe ng ito. Bye-bye po!